I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines, so help me God. 2016, nang matunghayan ng sambayan ng Pilipino ang madaliang pag-angat sa kapangyarihan ng isang simpleng politiko na si Rodrigo Duterte, ang kauna-unahang pangulong nagmula sa Mindanao at ang pinakaunang lokal na pinuno na diretsyong nailuklok sa tanggapan ng Pangulo na may katangi-tanging records habang pinamumunuan pa nito ang lungsod ng Davao bilang alkalde ng siyudad sa loob ng 23 taon. At ang track record nito, ang kanyang Exhibit A, ang mas lalong nagpalakas ng kanyang presidential bid kung saan nakakuha ito ng landslide victory matapos pumalo sa 16.6 milyong boto ang nakuha nito, na siyang pinakamataas na nakuhang boto ng kahit na sinong pangulo ng bansa. Ang katangi-tanging track record nito bilang pinuno ng siyudad ay tangan-tangan nito sa pagkapangulo, dala rin ang pagpapausbong ng bansa. At ngayong patapos na ang termino nito, ating balikan ang ilan lamang sa mga nagawa nito para sa bayan at para sa mga mamamayang Pilipino. Nang mailuklok ito sa pinakamataas na posisyon ng bansa, inilatag ni Pangulong Duterte ang kanyang 0 to 10 point agenda. 0. Peace and order. 1. Pagpapatuloy at pagpapanatili ng kasalukuyang macroeconomic na polisiya, kabilang na dito ang piskal, pananalapi at polisiyang pangkalakalan. 2. Pagpapatupad ng progresibong reforma sa buwis, epektibong pangongolekta ng buwis at pag-i-index ng buwis sa inflasyon. 3. Ang pagpapahusay ng pagpapadali ng pagnenegosyo sa bansa. 4. Ang akselerasyon ng taunang gastos para sa infrastruktura ng hanggang 5% ng GDP sa tulong ng public-private partnerships. 5. Ang pagtaguyod ng rural and value chain development para sa pagpapataas ng negosyong pang-agrikultura at turismo. 6. Ang pagsiguro sa land tenure upang mang-engganyo ng pamumuhunan sa bansa at tugunan ang mga problema sa mga ahensyang may kinalaman sa pamamahala ng lupa at pagtititulo. 7. Ang pamumuhunan sa pag-unlad ng mamamayan, kabilang na ang kalusugan, sistema ng edukasyon, at ang pag-angkop sa kakayahan at kasanayan upang matugunan ang demand sa mga negosyo at pribadong sektor. 8. Ang pagtaguyod ng agham, teknolohiya at malikhaing sining upang mapahusay ang makabagong ideya at malikhaing kakayahan tungo sa pagtaguyod sa sarili kasama na ang kaunlaran. 9. Pagbutihin ang mga programang panlipunan sa proteksyon, kabilang ang programa ng conditional cash transfer ng gobyerno upang maprotektahan ang mahihirap laban sa kawalang katatagan at mga pagkagimbal sa ekonomiya. 10. Palakasin ang pagpapatupad ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Law upang matulungan lalo na ang mga mahihirap na mag-asawa na gumawa ng matalinong pagpapasya sa pagpaplano sa pananalapi at pamilya. At ang mga ito, ang mga pundasyon ng socio-economic trust ng Administrasyong Duterte. Oktubre ng taong 2016, nilagdaan ni Duterte ang Executive Order No. 5 na nag-aaproba at nagpapatibay ng National Long-Term Vision o Ambisyon Natin 2040 bilang blueprint ng bansa para sa development planning. Sa harap ng bantang hatid ng pandemya, muling isinaayos ng Administrasyong Duterte ang mga target nito sa pamamagitan ng pag-update sa Philippine Development Plan 2017 to 2022 na kauna-unahang medium-term plan ng bansa patungo sa pangmatagalang hangarin. Our focus for the next 2 years is to build a healthy and more resilient Philippines as a basis or foundation for the future. Our goal remains the same, to bring Filipinos closer to a strongly rooted, comfortable, and secure life. To achieve this, the updated PDP strategies have been adapted to respond to the needs of today while preparing for the requirements of tomorrow. Together as one nation, we need to work